Kamusta na kayo? Nandito tayo ngayon para pag-usapan kung ano nga ba ang diferensya ng League of Legends at ang League of Legends Wild Rift. Kapag kayo ay galing sa LoL PC na may balak lumipat ang Wild Rift, ito ay para sa'yo. Ang rune system dito sa Wild Rift ay limited at mas konti kumpara sa Summoner's Rift. Hindi pa available lahat ng runes at sa ngayon, apat lang ang slots niya. Ang unang slot ay para sa Keystone, ang pangalawang slot ay para sa Domination, pangatlo sa Resolve, at ang panghuli ay para sa Inspiration. Mayroon din mga bagong runes na pwedeng gamitin para sa Wild Rift. Sa League of Legends Wild Rift, tinanggal na ang pagbili ng pots. Ang ibig sabihin nito, wala na siyang health potion at elixir. Ang pumalat dito ay nagkaroon ng Honey Fruit para makapag-sustain tayo sa lane. Ang boots dito ay activatable na nagbibigay ng additional temporary movement speed. Pagdating naman sa upgrades, ang isang boots na tinanggal dito ay ang Sork Boots. Ang pinalit dito ay ang Glutinous Greaves na nagbibigay ng lifesteal. Ang boots sa Wild Rift ay pwede lagyan ng enhancement. Ang mga enhancement na pwede lagyan ay ang Locket, Righteous Glory, Proto Belt, USS, Stone Plate, Redemption, Living Shadows, at pwede magkaroon ng Teleport Summoner Spell. Halos lahat ng iba't ibang items ay galing sa Summoner's Rift pero na-adjust yung stats niya para sa Wild Rift. Meron din mga item na ginawang passive ang kanyang active effect katulad ng Ghost Blade na ginawa siyang parang Deadman's Plate na dumadagdag ng move speed habang tumatakbo. Meron din silang dinagdag ng mga bagong item katulad ng Awakened Soul Stealer at Infinity Orb para sa Mage, Harmonic Echo at Protector's Vow para sa support, at ang Winter's Approach para sa tank. Ang mga support at jungle items ay tinanggal na rin dito sa Wild Rift. Tinanggal ang support item dahil nakapagbigay naman ng minions ng gold kahit hindi na last hit. Ang jungle item naman ay tinanggal dahil nilipat ang passive niya sa smite. Pwede may upgrade yung smite pagkatapos mag-clear ng apat na jungle camp. Ang pagkaiba dito sa Wild Rift ay may 60% reduced gold kapag hindi mo na last hit yung isang minion. Ang warding system din ay kaparehas ng Summoner's Rift na pwede itagos yung ward sa badder. Sa pagdating ng controls, kapag galing ka sa PC at first time maglaro ng mobile game, maninibago ka talaga sa controls. Para sa akin, ito ang pinakamahirap ng parte ng Wild Rift. Hindi agad-agad natin magagawa ang mga iniisip natin dahil sa dami ng league mechanics, pero kapag napag-practice na maayos, makakukuha rin natin ito. Ang cancel animation ay gumagana katulad ng Jax Auto W. O kaya yung Graves Auto Dash. Gumagana rin ang skill flash katulad ng body slam flash ni Gragas o kaya yung charm flash ni Ahri. Sa objectives naman, tatlo ang plating ng outer, inner at inhibitor tower at ang Rift Herald ay nagre-respond ng isang beses lamang. Ang dragon ay nagre-respond kada 4 na minuto at ang kanyang element ay naiiba bawat spawn. Katulad siya ng season 9 na ang elder dragon ay nagbibigay ng additional damage pero walang execute. Ang rank system ay katulad sa Summoner's Rift pero nagdagdag lang sila ng bagong tier pagkatapos ng Platinum at ito ay ang Emerald tier. Ang pagkaiba ng Summoner's Rift at ang Wild Rift ay ang sistema sa pagkuha ng points. Ang Wild Rift ay gumagamit ng Star System similar sa Mobile Legends at ang Summoner's Rift ay gumagamit ng LP system. Nagkakaroon lang ng promo sa Wild Rift kapag lilipat ng rank tier katulad ng Bronze to Silver at dumadami rin ang stars na kailangan kompletuhin kada akyat ng tier. Ayun lang po ang breakdown natin kung ano ang mga basic na kailangan malaman kapag galing ng Summoner's Rift at lilipat sa Wild Rift. Marami pa mga bagay na binago dito pero tinalakay ko lang ang mga pinaka-importanteng bagay na dapat malaman. Ginawa to ng Riot sa Wild Rift upang mapabilis yung laro at magkaroon ng League of Legends experience sa mga mobile phone natin. Sana nakatulong sa inyo at kapag nagustuhan nyo to, kindly subscribe for more updates. Salamat sa lahat at hanggat sa muli!